Hi mga lods! Eto na, ang pinakaabangan natin na karugtong ng fanfic serye na gawa ni Night Ancient, ang Slam Dunk College Matches, Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 1, Slam Dunk Intercollegiate Matches Season 2. At ngayon, ang pinakahihintay natin, ang Book 4 ng ating kwento, ang Slam Dunk Prefectural Matches. Let's go! I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready. Disclaimer lang po. Etong mapapanood mo ay isang fanfiction lang. At galing sa may wagang imahinasyon ng ating tagapagsulat. At sa mga bago nating mga lodi dyan, marami pang hindi nakapagsubscribe. Click ang subscribe button at pindutin ang bell icon. Hi mga lods! Eto pala ang Chapter 5 ng Slam Dunk Prefectural Matches Book 4. Ilang sandali lang ang kanilang biyahe mula sa Tokyo pauwing Kanagawa. Pagkarating nila ay naunang lumabas si Hanamichi sa tren at nilangap ang sariwang hangin ng Kanagawa. Welcome back Kanagawa Self! Sigaw naman ni Hanamichi habang tanaw na tanaw ang ilang bukirin at dagat na hindi kalayuan sa distansya mula sa istasyon. Kababalik mo lang rito, sumisigaw ka na kaagad, baka maengkanto ka niyan. Wika naman ni Fukuda habang bit-bit ang kanyang sariling bagahe. Hinarap naman siya ni Hanamichi. Epal ka talaga kahit kailan Fukulot, no? Kung maengkanto naman dito, walang dudang ikaw yun. Para naman ni Hanamichi. Nagsalita ang malapit sa engkanto. Tikba lang. Bangot nito at naunang naglakad. Ah! Anong sabi mo? Akmang uupakan nang biglang dumating si Sendo. At inakbayan siya. Tara Hanamichi, mangista tayo. Nakiting aya naman ni Sendo. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapangisda dahil malayo ang dagat sa Tokyo Campus. Nakakamiss yun, hindi ba? Ikaw lang matutuwa dyan eh. Busangot na sagot ni Hanamichi. Nakatingin pa rin sa red folder si Mr. Kageyama. Tila sinusuri ang mga pangalan. Isa-isa niyang binasa at sinuri ang mga background performance ng mga players. Hanggang sa napunta sa atensyon niya ang isang player na nasa listahan niya mula pa sa Amerika. Mula pa sa Amerika ang isang tuwa. Napahawak sa panga si Mr. Kageyama at nagpatuloy sa pagsuri. Kung ganon. Miss Akagi? Tawag naman Mr. Kageyama. Bakit po Mr. Kageyama? Sagot naman ni Haruko na may bit-bit na mga folders. Ang mga bagahe niya ay dala ng apat na ungas. Nais ko sanang tulungan mo ako sa pag-arrange ng mga data ng mga player natin. Maari ba? May tatlong alumni tayo at ang isa naman ay mula pa sa ibang bansa. At hindi lang yun, may tatlong recommended players pa tayo dito sa Kanagawa na naghihintay sa atin. Wika niya na agad ikinatango ni Haruko. Okay po, Mr. Kageyama. Good. Ngayon, tutungo na tayo sa Kanagawa Prefectural Team Camp. Naghihintay na ang namamahala sa teams natin. Sabi nito, at nauna nang naglakad. Boys, tara na! Oo! Sagot nilang lahat at sabay na silang umalis. Sinundo sila ng service bus upang ihatid sa lokasyon ng KPT camp. Si Hanamichi at Haruko naman ay magkatabi sa upuan. Napatingin si Hanamichi sa mga folders na binabasa ni Haruko. My loves, ano yung sinabi sa iyo kanina ni Mr. Kageyama? Masyado kasi kang abala. Tanong naman ni Hanamichi. Napakamot naman ng pisngi si Haruko at mahinang natawa. Tungkol sa magiging members ng Kanagawa team?
Hanemichi, masyado na ba ako maabala? Pasensya ka na, ha? Kung iniisip mong wala akong oras sa'yo. Kailanman, hindi ko iniisip yan. Naiintindihan kita. Kahit ako, ay abala rin. At mas maging abala pa, gayong may laban na namang mangyayari sa pagitan ng Japan Prefecture. Mas malaking aasikasuhin yon. Hinawakan ni Hanamichi ang kamay ni Haruko at dinikit sa kanyang mukha. Gusto mong kumain tayo mamaya? Aya naman ni Hanamichi. Agad umiwas ng tingin si Haruko dahil pakiramdam niya umiinit ang mukha niya. Sigurado siya sa bagay na ito. Namumula na siya. Magdadalawang taon na silang magkasintahan ni Hanamichi. Pero yung pinaparamdam nito na kilig ay wala pa rin pagbabago. Tila nililigawan o siya ulit nito. My loves, may sakit ka ba? Namumula ka eh. Hinawakan naman ni Hanamichi ang noon niya. Pero ang pamumula ni Haruko sa mukha ay nananatili. Ayos lang ako, Hanamichi. Sige, kumain tayo mamaya. Sagot niya, saka siya ngumiti. Huwag mong kalimutang alagaan yung sarili mo. Baka sa sobrang abala mo, mapaano ka pa? Nag-alalang wika naman muli sa binata. Oo, mag-iingat ako. Salamat sa pag-aalala. Para sa'yo, mahal ko. Bulong naman ni Hanamichi at hinalikan ang kamay niya. Sana all! Natigilan sila Hanamichi at Haruko nang marinig nila ang boses ni Mr. Kageyama sa harapan nila. Agad na tumayo si Hanamichi at sinayulip siya. Panira ka ng moment, Manong Kageyama. Linya niya, pero tumawa na lang ang ginong. Pagkarating nila sa KPT camp, ay namangha ang lahat sa kanilang nakikitang tanawin. May magkahalintula dito sa campus ng Kanagawa Alpas. Habang naglalakad sila papasok sa loob, ay nakita nila ang ilang buntod. Malawak na sports complex. Isang malawak na four-story building. Dalawang gymnasium. At fields. Wow! Ngayon ko lang nakakita ng ganito sa Kanagawa. Bulong naman ni Kyota. Habang nakapalibon ng tingin sa paligid. Oo nga. Hindi ko alam na may ganito pala dito. Wika din ni Jin. Narito tayo sa Kanto Region, Yokohama Division ng Kanagawa Prefecture. Ang camp na to, exclusive din sa foreign player as long na may citizen ng Japan. Hindi naman ay pagmamayabang. Pero, panimulang wika naman ni Mr. Kageyama na may ismid sa labi. Ang camp na ito ay maituturing sa isang highest survey na may high-trained skilled players na kayang pasukin ng mundo ng Japan National Men's Basketball Team. Hindi lang Japanese players, kundi mga half-foreign players katulad ni Dai Shuriki, Lyubotchika. Natigilan naman ang buong players na kasama niya nang marinig ang pangalang sinambit niya. Narinig mo ba yun? Daisoro Chuchu? Lyubjika? Daw? Bulong naman ni Sendo. Hindi kaya yung tinutukon niya na boy Russian? Wika naman ni Fukuda. Si Daiso Lyubotchka ba? Tanong naman ni Kyota. Si Daiso Koy? Wika naman ni Hanamichi. Napaharap sa kanila si Mr. Kageyama. Kilalan niyo ba si Daisho? Nagsihalakalakan naman ang buong players na kasabay niyang nang maalala nila si Daisho. Oo naman, dati siyang kasama namin sa team. Noong first year pa kami, patay na patay yung sa manager naming si Mari. Nag-expire ang visa niya, kaya umuwi siya ng Russia at doon na malagi. Paliwanag naman ni Kyota. Kung ganoon, nasa Russia na pala siya. Wika naman ni Mr. Kageyama. Pero nagkita ulit kami nung intercollegiate matches. Nagkaharap kami bilang kalabang kupunan.
Tokyo versus Moscow. Ngunit, natalo pa rin namin sila. Kahit ubod ng kakaprihan ang mga tangkad nila. Kahit na ganoon, malaki ang improvement ni Dai Shokoy bilang sentro. Muntika na akong natalo sa kanya. Wika naman ni Hanamichi na inalala ang nangyari. Pero, muntikan lang. Ngumiwi na lang si Mr. Kageyama. Hanggang ngayon, napakaingay mo talaga, Hanamichi. Ang yabang pa rin ng tono ng gunggong na to. Gusto kong upakan ng ulo mo sa kuragi. Natigil sa kahalakhak si Hanamichi nang marinig niya ang tatlong pamilyar na boses na yon. Nang makita niya ang tatlong panauhin, siya ay nagulat at gustong yakapin ang tatlo sa tuwa. Oh, narito na pala ang tatlong recommended players natin. Bati naman ni Mr. Kageyama sa kanila. Kayo? Gulat na wika, Hanamichi. At dito nagtatapos ang Chapter 5 ng Slam Dunk Prefectural Matches Book 4. At kung bago ka sa akin channel, mag-subscribe ka, comment, like, and share para updated ka sa mga susunod na uploads. O sige mga lods, peace out! Bye!